Yun guys, meron na naman akong idea na i-share sa inyo. Ito, ang unit natin ay Ford EcoSport na tinulak na lang muna natin. So yan, observe natin dito na nakailaw yung mga Christmas light, yung sign ng EBS at saka yung ito, hindi ko kilala to. Ang pinakakilala ko lang talaga dito, itong sign ng pitaka, ayan. So syempre ay meron pang isa, ayan, so hindi ko na naman kilala yan. Bali ang nangyari kasi dito ay ayaw tumakbo yung sasakyan. Umaabanti siya ng kunti pero hindi siya tumutuloy. Bali ito yung mga trouble code na nakita sa bulang kristal natin, sobrang napakarami. So dipindi na sa inyo kung paano nyo intindihin yan. Pero focus tayo muna dito sa EBS control module. Ayan, simulan natin agad. So patayin muna natin yung engine para masimulan natin yung hula-hula natin. So bali dito tayo sa unahan. Ayan, so yung EBS muna yung unahin natin dito. Ayan, so tinanggal na agad ng kasama natin. So yan, dahan-dahan lang yung tuyok-tuyok natin dito. Ayan, so ganun lang ka-basic. Basic lang naman tong trabaho na to. So kahit kayo ay kaya nyo rin to. Kaya tayo nagsishare para meron kayong idea at kaya nyong magawa yung sasakyan na andyan sa harapan ninyo. So bali, ang gagawin natin ay palitan natin ng buong EBS module to. Brand new talaga yung kinabit natin dahil sa nagkaubusan ng supply ngayon sa mga surplus. Tsaka yung repair naman ay mahirap na rin makahanap ng parts, kaya nagbuo tayo na brand new lang talaga. Yan, tapos na natin may kabit. Siyempre, bago natin yan mapagana ng maayos, kailangan natin ng programming. So yung bulang kristal na ibang mukha na naman yung gagamitin natin dito. Sa mga nagtatanong bakit na laging nasisira yung EBS module ng EcoSport, so yun. Ang sagot dyan ay ganyan talaga pag EcoSport, so normal na yan. So yan maraming mga pindot-pindot yung ginawa natin dito. So yun, try nating on. So hindi na nakablink yung EBS dito at nawala na, try natin paanda rin. Yun, istoryahe di amatske. So ang problema na lang dito, ito na lang check engine. So yung check engine na yan ay yung ano yan, sa TCM naman yan. Yan o. So tingnan natin, try natin baba natin yung handbrake. Ayan, so nakababa yung handbrake. Try natin reverse. Yan. So naka-reverse tayo. Yan. Try natin apakan. Yon. Yon, so wala. Yon, so wala siyang reverse. Malakas yung RPM niya, naka-reverse tayo, ayaw siyang umatras. Try natin drive. So yung drive naman ito ay mirror naman. Yun, so tumatakbo yung drive. Yung reverse na talaga yung wala. Yun, so yan naman yung titingnan natin kung ano ba yung dahilan bakit nagkaganyan yan. So syempre dito tayo sa step 2 na naman, patayin muna natin yung engine. So kailangan nating bumalik na naman sa mga basic-basic. So dito tayo, istoryahe di amatske. So tapos na tayo doon sa EBS natin. So dito naman tayo ngayon sa transmisyon natin. Siyempre wala nang paligoy-ligoy pa, kinamangkamang na agad ng kasama natin dito. So yun, ang gagawin natin dito, kailangan nating tanggalin tong TCM. Yan o, napakadali lang talagang tanggalin, kahit kayo ay kaya nyo na naman to. Oh, ito yung mukha ng TCM ng ano natin, ng EcoSport. Yan, so may ilang bolt lang naman to, parang 4 at 3. So yan yung part number niya. Ginawa ng kasama natin ay kumuha siya diyan sa yan, yung ilalim ng mga parts natin. Meron kasi tayong mga surplus na ganito, yan. So ito yung ikakabit natin kasi gumamit tayo ng brand new na EBS module, so medyo masakit sa bulsa yon. Ngayon, gagamit tayo ng surplus na lang muna na TCM. Pero good quality talaga to kasi surplus, galing talaga yan sa bangga na unit. Okay, start. Good. Okay, thrust. Thrust down. Thrust dili. Yun oh. Bante. Okay. Check engine ha, wala. Ha? Lah, tudas o. One click. Problem solved. Siyempre, para magkaalaman kung okay ba talaga yung mga ginawa nating kahibangan dito,
So ginamit natin yung Avanti na nakauna yung likuran. So ganun naman talaga. Tara, samahan nyo ako at mag test drive tayo ng dahan-dahan. So dito ay kailangan nating patakbuhin yung unit para malaman kung goods ba yung ginawa natin. So syempre dahan-dahan lang yung takbo natin para iwas tumikalbong talaga. God bless.